Palayain mo ang aking bayan. Sinabi ni Moises at Aaron kay Faraon, ang Diyos ng mga Israelita ay nagsasabing palayain mo ang kanyang bayan. Kung hindi, maraming masasamang bagay ang mangyayari sa iyo. Ngunit hindi nakinig si Faraon. Kaya ginawang dugo ng Diyos ang tubig sa Ehipto. Walang makainom nito. Pagkatapos ay pinuno niya ng mga palaka ang bawat bahay sa Ehipto. Naggalat ang mga palaka, ngunit hindi pa rin nakinig si Faraon. Kaya't pinuno ng Diyos ang himpapawid ng mga maliliit na insekto. Binalot nito ang mga tao na parang alikabok. Pagkatapos ay pinuno niya ng mga langaw ang buong lupain ng Ehipto. Ngunit hindi pa rin nakinig si Faraon. Kaya pinatay ng Diyos ang mga hayop sa Ehipto. Namatay ang lahat ng mga kabayo, kamelyo, tupa, baka at kambing. Pagkatapos ay binalot niya ang lahat ng mga Ehipto ng pigsa. Ngunit hindi pa rin nakinig si Faraon. Nagpaula ng yelo ang Diyos para sirain ang mga tanim sa Ehipto. Nawasak ang mga palay at iba pang halaman nila. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mga balang para kainin ang natitira pang mga bunga. Ngunit hindi pa rin nakinig si Faraon. Kaya binalot ng Diyos ang buong lupain ng kadiliman. Ngunit hindi pa rin nakinig si Faraon. Sabi ng Diyos, papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto at lahat ng panganay na mga hayop. Kailangang magpatay ng tupa ang aking bayan. Kumain ito at magbahid ng dugo sa kanilang mga pinto. Makikita ko ang dugo at lalampasan ko ang kanilang mga bahay. Ang mga bata doon ay hindi mamamatay. Tatawagin niyo itong Paskwa at lagi niyo itong tatandaan. Sumunod ang mga Israelita sa Diyos, ngunit namatay ang mga panganay na Ehipto, pati na rin ang anak ni Faraon. Sa wakas ay nakinig na si Faraon. Pinalaya na niya ang mga Israelita.